Labis na napahiya ang kasambahay sa amo na kanyang iniibig. Nang mapalayas siya sa pinagtatrabahuhang mansyon. Ano nga kaya ang dahilan na ikakagulat niya sa muli nilang pagkikita? Lahat ng yan, dito sa istorya na kakapulutan mo ng aral at inspirasyon. Pero bago ko ipagpatuloy kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito. Mag-subscribe ka muna at samahan mo ko hanggang sa dulo ng video na ito. Noon ko pa kasi sinabi sa iyo, natigilan mo na yang nararamdaman mo, pero hindi ka nakikinig, langit siya at ikaw naman ay lupa. Imposibleng magtagpo, at magsama, wika ng kapatid na si Lerma. Hindi ko naman mapipigilan ang puso ko, ate. Wala na, nangyari na, umibig na ako sa kanya. Umiiyak na sagot ni Hazel sa nakatatandang kapatid. Nakisali naman sa usapan nila ang kanilang mga magulang. Pasensya ka na, anak. Kung hindi dahil sa kahirapan natin ay hindi mo pagdaraanan ang ganyan. Sabi ng kanilang ina na hindi na rin napigilan maluha. Patawarin mo kami, anak. Sabat ng tatay nila. Wala po kayong kasalanan, inay, itay. Ako ang may kasalanan, trabaho lang naman dapat ang ipinunta ko roon. At hindi ang ma-inlove sa isang mayamang amo na imposibleng magkagusto rin sa akin. Nagpakatanga lang po ako sa pag-ibig. Sagot ni Hazel. Hindi niya napigilan ang sarili na magbalik tanaw sa nangyari sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay ay naisip niyang pumasok bilang kasambahay sa mansyon ng mga Aragon. Ang pinakamayamang angkan sa kanilang lugar. Mabait ang mag-asawang Don Armando at Doña Mercedes Aragon. Na nagawa pang pag-aralin siya sa kolehiyo. Dahil nakita ng mga ito na bukod sa masipag siya ay matalino rin. Doon din niya nakilala ang lalaking bumihag sa kanyang marupok na puso. Ang nag-iisang anak ng mag-asawang mayaman na si Leandro Aragon. Matalino at edukado ang binata. Napakabait din ito sa kanya. Kaya hindi niya napigilan ang damdamin niya na mahulog dito, ngunit gaya sa teleserye ay may kontrabida sa istorya nila. Si Chanel, nakababata ng binata. Mayaman din ito at edukada. Na nagpapakilalang nobya ng lalaking pinakamamahal niya. Nalaman ng babae na may pagtingin siya sa kanyang amo, kaya gumawa ito ng paraan para mawala siya sa landas ng mga ito. Siniraan siya nito sa mga magulang at sa binata. Pinalabas ni Chanel na isa siyang magnanakaw. Nagulat na lamang siya nang makita sa kwarto niya ang mga mamahaling alahas at pera ng mag-asawang Don at Donya. Napatulala siya habang malungkot na nakatingin sa kanya si Leandro. At ang mga magulang nito na halatang dismayado sa kanya. Namalaya na lamang niya na kinakaladkad na siya ni Chanel palabas ng mansyon. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Ni hindi niya naipagtanggol ang sarili. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nagpadala sa damdamin mo, hindi ka mawawala ng trabaho at mahihinto sa pag-aaral. Paninisin niya sa sarili. Hindi na siya kailanman makakabalik sa mansyon, siguradong galit na galit pa rin sa kanya ang mga amo. Nagtagumpay si Chanel na mapalaya siya sa mansyon. Ngunit kahit lugmok na lugmok ay hindi nawala ng pag-asa ang dalaga. Nagpakatatag siya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Hindi siya nanahimik lang sa isang tabi. Naghanap siya ng bagong trabaho hanggang sa nakahanap naman siya ulit. Maswerte siyang natanggap sa isang grocery kung saan isa siya sa mga staff doon. Diyos ko, maraming salamat po. Minalas man ako sa pag-ibig at sa una kong trabaho. Binigyan niyo naman po ako ng panibagong bukas para magsimula ulit. Masaya niyang sambit sa sarili. Dahil may trabaho na siya ay hindi na siya mahihinto sa pag-aaral sa kolehiyo. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Dahil sa masipag at mahusay ang ipinapakita niya sa trabaho ay mabilis na na-promote si Hazel. Nakasalukuyang supervisor na. Ilang linggo na lang ay makaka-graduate na rin siya sa kursong education. Congratulations, Hazel. Nagawa mo. Sabi ko sa iyo, dahil sa dedikasyon mo sa iyong trabaho kaya ka napunta sa posisyong yan. Deserve na deserve mo yan. Masayang bati sa kanya ng kanilang manager. Salamat po, ma'am. Utang ko po itong lahat sa inyo. Dahil kayo po ang tumanggap sa akin dito, wika ni Hazel. Napangiti ang kanilang manager. Actually, hindi talaga ako ang nagpasok sa iyo rito. Si boss. Ang may-ari nitong grocery ang dahilan kung bakit mabilis kang natanggap dito.
Nakitaan ka niya kasi ng potensyal kaya hindi ka na dumaan sa ibang proseso gaya ng ibang empleyado rito. Sagot ng manager. Nako, ganun po ba? Dapat po pala ay magpasalamat ako sa kanya, ma'am. Pero kahit kailan ay hindi ko po siya nakitang pumasyal o bumisita rito. Kailan po kaya siya pupunta dito? Upang personal po akong magpasalamat sa lahat ng tulong niya. Tanong ni Hazel. Maya-maya ay napansin niya ang pagdating ng isang lalaki na napakaayos ng pananamit. Narito na pala siya. Siya ang may-ari nitong grocery. Hazel siya ang boss natin. Wika ng kanilang manager. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita ang parating. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking iyon ang may-ari ng pinagtatrabahuhan niyang grocery. Kitang-kita niya ang gwapong binata. Na boss talaga ang dating. Sa suot na itim na suit na may kurbata pa. Sa tindi ng pagkabigla ay hindi na malaya ni Hazel na nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nakita na lang niya ang sarili na nasa ospital sa isang pribadong kwarto. Bumungad din sa kanya ang gwapong mukha ni Leandro. Naalalang alala na nakatitig sa kanya. Ang lapit-lapit ng mukha nito sa kanya. Kamusta ka na? May nararamdaman ka pa ba? Ayos ka na ba? Sunod-sunod nitong tanong. Napabilis siya ng bangon sa kama. Okay na po ako, sir, sagot niya. Hinawakan ng binata ang mga kamay niya. May halong paglalambing. Sobra akong nag-alala sa iyo, akala ko'y mawawala ka ulit sa akin. Maari bang huwag mo na akong tawaging sir? Tugon ni Leandro, namula ang mga pisngi ni Hazel sa tinuran ng kausap. Anong ibig mong sabihin? Di ba galit ka sa akin at ang mga magulang mo dahil sa nangyari? Pero isinusumpa ko sa Diyos na wala akong kasalanan. Hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw. Ang gusto ko lamang ay malinis ang pangalan ko sa inyo. Sambit ni Hazel. Napangiti ang binata. Alam kong hindi mo iyon magagawa. Hazel, dahil isa ka sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Namin ni na Papa at Mama. Nalaman namin na nagsisinungaling lang si Chanel nang i-check namin sa CCTV. Nakita namin na siya ang naglagay sa kwarto mo ng mga alahas at pera. Dahil doon ay nagalit sila sa babaeng iyon at kahit kailan ay hindi na nakatuntong pa sa bahay namin. At isa pa, hindi totoo na girlfriend ko siya, wala kaming relasyon. At hindi ang tulad niya ang tipo kong babae. Dahil nahanap ko na ang babaeng para sa akin. Tugon ng binata, nahawak pa rin ang kanyang mga palad. Nakaramdam ng kilig si Hazel sa ginagawang iyon ni Leandro. Sobrang nalungkot si na Mama at Papa nang mawala ka sa amin. Lalo na ako, Hazel. Na halos mabaliw nang mawalay ka sa piling ko. Aaminin ko sa iyo na matagal na kitang gusto. Hindi ko sinabi sa iyo noon. Dahil hindi ka patapos sa pag-aaral mo. Ayokong makaabala o makasira sa pangarap mo. Kaya gumawa ako ng paraan upang makabawi sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit ka nakapagtrabaho rito sa grocery na pagmamay-ari ko. Alam kong dahil sa nangyari ay mahihiya ka nang bumalik sa amin. Kaya nang malaman kong nag-apply ka rito, ay agad kitang pinatawagan sa staff ko para dito ka magtrabaho. Gusto kong ipagpatuloy mo ang iyong pangarap. At ngayong graduating ka na ay maaari na sigurong ipagpatuloy ko ang nararamdaman ko sa iyo. Pwede na ba kitang ligawan? Sabi ni Leandro sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Hindi niya akalain na gagawin iyon ni Leandro sa kanya. At mas lalong hindi siya makapaniwala na mamahalin din siya nito. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang estado sa buhay. Leandro, ang akala ko'y hanggang pangarap na lang kita. Naluluhang sabi ng dalaga. Totoong-totoo ito, mahal ko, sinserong sagot ng binata sabay halik sa kanyang mga labi. Di nagtagal ay ikinasal ang dalawa at masayang namuhay kasama ang tatlo nilang anak. Ang dalawang umiibig, paghiwalayin man ang pagkakataon ay muling pagtatagpuin. Dahil ang tunay na nagmamahalan ay sadyang itinadhana para sa isa't isa. Sabi mo sa kwentong ito. Mag-comment na at sabihin ng iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ha, bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.